Mataas na nga ang presyo, posibleng magmahal pa raw ngayong Pebrero ang karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Ang dahilan po niyan, kakulangan ng supply. Balita natin ni Bernadette Reyes. Sa gitna ng kakulangan sa supply ng baboy sa Luzon, may mga araw na wala raw maitinda si Aling Elsie sa kanyang pwesto sa Quezon City. Minsan wala eh. Kaya tulad nung Miyerkules, wala kaming ano talaga dito. Dahil sa mahigpit na supply na nanatiling mataas ang presyo ng kasim at pige na 380 pesos ang kilo, 400 pesos naman ang liyempo. Sa ngayon, mahal yung bilihin. Kunti lang na kinikita, kailangan talagang ibabudget para sa pang-araw-araw. Nakatanggap na raw ng ulat ang Department of Agriculture na may ilang pamilihang nahihirapan sa supply. Nakipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang supplier ng baboy sa Mindanao na maaaring mag-supply sa mga pamilihan sa Luzon. Dahil sa mga dagdag na gastos, posibleng raw tumaas ng hanggang 20 pesos ang presyo pagdating sa Metro Manila. Yun yung kanilang dagdag na gastos because they have to do the mga ASF testing regularly. Yung mga ganyan po, yan ang additional po na nagiging gastos ng hog raisers. Sa Cebu Province, pagbabawal na ang pagpapadala ng mga buhay na baboy sa ibang lugar sa susunod na 6 na buwan. Base raw kasi sa konsultasyon ng lokal na pamahalaan sa hog raisers at sa Central Visayas Pork Producers, lumalabas na nitong Enero, hindi na sapat ang supply ng baboy sa lalawigan. Maaari pa naman daw magbenta ng breeder pig sa labas ng lalawigan kung may pahintulot ng Provincial Veterinary Office. Umaasa naman ang Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated na hindi pa aaprubahan ang planong price ceiling sa baboy hanggang hindi pa nagkakaroon ng konsultasyon sa industriya. Kung masyadong mababa yung price ceiling na i-declare ng presidente ng Malacañang, no? Talagang mapipilitang hindi na lang mag-carry ang supermarkets kung wala namang kikitain. Sa Kalumpit, Bulacan naman, pati presyo ng longganisa, apektado. Ang dating 230 pesos kada kilo, 250 pesos na ngayon. Bernadette Reyes, GMA News.